Libo-libong pasahero ang inaasahan pang dumating at huhahabol para makabiyahe ngayong Undas weekend sa Batangas Port. May ulat on the spot si JP Soriano. JP? Traffic yun na nga, may mga humahabol pa rin po mga kababayan nating pasahero dito sa Batangas Port para pumunta sa iba't ibang probinsya sa Mindoro at iba pang bahagi ng Visayas pati na rin sa Romblon. Pero Rafi, pinakamarami tayong pasaherong nakikita na nagpupunta rito na papunta sa Puerto Galera na isa sa pinakataniyag na beach resort sa Pilipinas. Fully operational na kasi ang mga fast craft sa port dahil maganda na po ang panahon. Ang ilang pasaherong papunta ng Puerto Galera nag-early visit o yung dumalaw na raw ng mas maaga sa puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ikinagulat naman ng ilang pasahero ang mas kakaunting bilang ng mga biyaherong nasa Batangas Port ngayon. Ayon sa pamunuan ng Batangas Port, hanggang nitong alas 7 ng umaga, umaabot lang sa halos 3,000 pasahero ang dumating sa passenger terminal. At ngayong araw ay inaasahan nilang madaragdagan pa ito ng hanggang 6,000 pang pasahero. Ayon sa mga nakausap namin ay mula sa shipping companies, di hamak na mas mababa raw ang sales o benta ngayon ng ticket kumpara noong Undas 2023. Marahil may epekto raw ang nagdaang mga bagyo sa desisyon ng mga biyaherong huwag munang ituloy ang lakad ngayon. Gayunpaman, Rafi, tuloy lang daw ang alis ng mga Roro at Fast Craft ayon sa schedule na alis kahit di pa ito mapuno alinsunod sa patakaran sa paglalayag. At Rafi, hanggang sa mga oras sa ito ay wala pang abiso kung ano talaga ang plan o ano pa o ano ang gagawin sa nasadsad na fuel tanker dito sa Batangas Port na naapektuhan o sumadsad dahil sa bagyong Christine kamakailan. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Rafi. Nabanggit mo yung sumadsad na tanker. Na may epekto ba yan sa operasyon ng port, JP? Well, ang sinasabi ng pamunuan ng Batangas Port, wala raw malaking epekto o walang significant effect. Pero ang sinasabi naman ng ilang mga biyahero, napapansin nila na hindi agad makapag-dock yung ilang mga barko at hindi sila makasakay agad. Pero ayon naman sa Philippine Coast Guard, nakakausap lang natin sa kanila, ay inaasikaso na o minamadali na nila ang pagproseso sa mga dokumento para sa towing operation o pag-tow sa nasabing barko dahil urgent daw na maalis din ito para matiyak nga na hindi ito makakasagabal sa ngayon. Buti na lang din at hindi ganon karami ang mga pasaherong dumarating dito ngayong Undas 2024, Rafi. Ayun nga, nabanggit mo. So muli sa mga hahabol dyan, nako, maluwag ang Batangas Port, JP, papuntang Occidental Mindoro. Tama, Rafi. So sa mga pupunta ng Puerto Galera, bukas na po ang mga fast craft. Pero kung sakaling kayo po ay pupunta sa iba pang bahagi ng probinsya, ang Roro po dito ay aalis kahit hindi po puno ang mga pasahero. Rafi. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.